Kumusta mga Onichan? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Part 5 ng Season 6 ng anime series na My Hero Academia. Ang kwentong ito ay tungkol kay Izuku Midoriya o mas kilala bilang Deku, isang quirkless na batang lalaki na tumitira sa mundo na puno ng mga quirks. Ito din ay tungkol sa kung paano siya naging number 1 hero. Kasama niya sa paglalakbay ang mga kaibigan niya sa Class 1A at ang mentor niyang si All Might. Sa headquarters ng mga heroes, binalita ng mga officers sa higher ups kung ano ang mga nangyari nung nakaraang episodes. At binanggit ng isang high-ranking officer na ang mga high-ends daw ay katulad ng kinalaban ni Endeavor at Hawk sa Kyushu. Sa kabilang banda naman, patuloy ang paglaban ng mga pro-heroes sa mga high-end nomus. At sumali na sa laban sina Gran Torino, Ryukyu at iba pang mga heroes. Kaya di nagtagal, natalo na ng mga heroes sa mga high-ends. Nagising na nga si Tomura Shigaraki at pinatay niya si Exless. Bumalik naman tayo ng 3 minuto sa nakaraan at hinahatid ni Fat Gum ang mga estudyante palayo ng labanan. Nakita ni Tokoyami ang isang blue na sunog na lumabas sa building at sinubukan niya pumunta roon para iligtas si Hawks. Papatayin na ni Dabi si Hawks pero dumating si Tokoyami sa tamang oras para iligtas ito. Sinabi ni Dark Shadow na sunog na ang likod ni Hawks pati na ang mga pakpak nito. At naalala naman ni Tokoyami na sinabi sa kanya ni Hawks na ang weakness nito ay ang apoy. Tinanong naman ni Dabi kung bakit nililigtas ni Tokoyami si Hawks, kung mas marumi pa raw ito maglaro kumpara sa mga katulad niya, dahil pinatay daw nito si Twice. Sinabi naman ni Tokoyami na concerned lang siya para sa guro niya, at inatake siya ni Dabi, pero nakaiwas naman siya. Tatakas na sana si Tokoyami, pero inatake muli sila ni Dabi. Gayunpaman, biglang may malaking ice na lumabas mula sa lupa, kaya napigilan si Dabi at nakatakas si Tokoyami. Habang lumilipad palayo, inisip ni Tokoyami ang mga sinabi ni Dabi tungkol kay Hawks, at sinabi niya na tama lang ang ginawa ni Hawks. Sa underground hall naman ng Gunga Villa, tumayo na si Gigantomachia, at sinabi nito na gising na ang master niya. Sa bayan naman, ini-evacuate ng mga pro-heroes at mga estudyante ang mga tao. Narinig ni Midoriya ang isang boses sa ulo niya at sinabi nito na padating na daw ang isang tao at kailangan niya itong pigilan. Napagtanto naman ni Midoriya na ito ay ang boses ng unang One for All user at hindi pa raw yun nag-i-interfere hanggang sa oras na yun. Bigla naman nagkaroon ng crack sa lab ni Dr. Garaki at narealize ni Gran Torino na yun ang decay ni Shigaraki. Sinabihan niya ang lahat na mag-evacuate at huwag hawakan ang mga cracks dahil mamamatay sila pag nahawakan nila ang mga yun. Tumakas na ang mga pro-heroes, pero hindi lahat sa kanila ang nabuhay, tulad na lang ni Crust na inabutan ng decay ni Shigaraki. Nawasak na ang ospital dahil rito, at umabot na ang decay sa bayan, kaya sinubukan ni Pixie Bob na pigilan nito, pero wala itong epekto, kaya kinuha siya ni Tiger at tumakas na. Mabilis ang nawawasak ang bayan, at maririnig natin ang boses ni Dr. Garaki sa background na sinasabi na kahit na handa ang mga heroes, magko-collapse ang mga preparations nila dahil sa paggising ni Shigaraki. Napansin ito ng mga estudyante at sinubukan ito pigilan ni Midoriya. Pero bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Shigaraki sa mall na kapag hinawakan daw siya nito gamit ang 5 mga daliri niya, magka-crumble siya. Kaya tumakas na sila. Sa kabilang banda naman, may narinig na boses si Shigaraki at tinawag na niya si Gigantomachia. At dyan nagtatapos ang video na ito. Make sure to like the video and follow for more anime recaps. Onii-chan!